Ako nga pala si Alicia. Nagtatrabaho noon sa isang club bilang entertainer. Hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral. At kahit elementarya ay hindi ko rin natapos. Mahirap kasi ang buhay namin noon. At sa dami naming magkakapatid, ay halos hindi na kami kaya pang buhayin ng aming mga magulang. Hindi ko nga nun alam kung paano pa nila kami nagawang padamihin. Samantalang, nag-iisa pa lang daw nun si ate na anak nila, ay talaga namang hirap na silang palakihin nito. Marahil ay naging libangan na lang siguro nila inay at itay ang gumawa ng bata. Dahil madalas ay wala daw kasing ginagawa ang dalawa. Mabuti na nga lang ay nandyan sila lolo at lola. Dahil kapag wala kaming makain, ay sa kanila kami nagpupunta. Madalas kasing walang trabaho si itay. At kung umuwi ito ng bahay, ay nakainom pa ng alak. Kaya naman imbes na gawin niya ang responsibilidad niya bilang ama sa amin, ay ayon. Si inay ang halos nagpapakahirap kumayod para lang may ipambili ng pagkain namin. Sa totoo lang ay wala akong masabi sa aming ina. Sapagkat nakikita kong ginagawa niya ang lahat para sa aming mga anak niya. Kaya nga halos wala na itong pahinga sa paglalabada dahil siya lang ang kumakayod sa aming pamilya. Naiinis nga kaming magkakapatid kay itay dahil napakabatugan nito. At imbes na tulungan si inay na magtrabaho, ay pag-inom pa nito ng alak ang inaasikaso. Kaya nga hindi na kami nagtaka pa kung bakit nagawa siyang palayasin ni inay sa bahay namin. Sapagkat sa kabila ng paghihirap ni inay para maitaguyod kaming pamilya niya, ay nagagawa pa siyang saktan ni itay. Ganun pa man, alam kong masakit rin para kay inay ang ginawa niyang yon. Pero sa kabila nun, ay talaga namang napahanga niya kami. Sapagkat, mas inisip niya ang kapakanan naming mga anak niya kesa sa batuga naming ama. Kaya naman nang dumating kami sa edad na pwede na kaming magtrabaho, ay hindi na kami nagdalawang isip pa na hindi maghanap ng mapapasukan. Sapagkat ang gusto naming magkakapatid ay tulungan si inay sa mga gastusin sa bahay. Bukod doon, ay gusto rin sana naming pag-aralin ang mga nakababata naming mga kapatid habang may mga pagkakataon pa sila. Kami kasi nila ate ay may edad na rin. At parang nawalan na rin kami ng interes sa pag-aaral. At sa edad namin yon, ay pagtulong lang talaga kay inay ang tanging magagawa namin. Nang sa ganon ay kahit papano, ay mabago naman ang buhay namin. Noong una ay tutol pa si inay sa plano naming magkakapatid na magtrabaho na. Pero kalaunan ay nakumbinsi rin namin siya dahil desidido kako kami na tumulong sa kanya. Pagkatapos naman noon ay hindi na kami nag-aksepa nila ate na maghanap ng mapapasukan. At maswerte naman kaming napasok sa palengke bilang mga tindera doon. Napasok si ate sa tindahan ng mga tsinelas. Si Diche ay sa mga grocery. Samantalang ako naman ay sa tindahan ng mga damit. Dahil iyon daw ang nababagay sa akin. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, ay ako ang pinakamaganda sa amin. Bukod doon, ay makinis at maputi pa ang aking balat na talaga namang lalong nagpaganda sa akin. Kaya nga minsan ay naiinggit sa akin sila ate. Dahil sa tuwing magkakasama kami, ay ako palagi ang napapansin at napupuri ng iba. Ako rin ang ligawin sa aming tatlo. Pero dahil bata pa ako noon,
ay hindi ko na lang pinapansin ang mga nagkakagusto sa akin. Hindi pa man sila nanliligaw ay pinabasted ko na. Kaya ang ending ay sila ate ang nililigawan nila. Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na natapos ko na pala ang 6 na buwan na pagtatrabaho sa palengke. Pagkatapos naman noon ay pinaalis na rin ako ng aking amo dahil hindi raw niya nagustuhan ang trabaho ko. Mabuti na lang noong mga panahon na yon ay may nag-offer sa akin ng trabaho. Yun nga lang ay may kalayuan daw sa lugar namin at makabuwanan na ako kung makauwi. Ganun pa man, malaki naman daw ang sasahurin ko doon. Kaya tiyak na sulit naman daw ang magiging trabaho ko. Binigyan pa nga ako ng pera ni Aling Mina para iwanan sa aking inay. At kahit na hindi ko pa alam noon kung ano ba talaga ang papasukin ko doon, ay umuon na rin ako para lang magkaroon ako ng trabaho. Subalit nang isama na ako ni Aling Mina sa papasukan ko, ay tila ba nanigas ako sa aking kinatatayuan. At parang gusto ko nang umuro. Hindi ko kasi alam na club pala ang pagdadalhan niya sa akin. At wala akong ka-idea noon na ganun ang magiging trabaho ko. Kaya naman, kinausap ko na lang ito. Aling Mina, baka po pwedeng umurong na lang ako sa pinag-usapan natin. Hindi ko po kasi alam na dito niyo ako dadalhin. Pahayag ko sa ginang. Hay naku iha, hindi pwede. At saka nabigyan na kita ng pera para sa mga magulang mo. Kaya hindi ka na pwedeng umatras pa. Tugon naman ito. Pero Aling Mina, wala po akong karanasan sa ganyan. At saka, hindi ko po kayang magsuot ng mga katulad niyan. Sabay turo ko sa mga babaeng nagtatrabaho sa club. Yun ba? Huwag kang mag-alala, iha. Bago ka nila isalang dyan sa stage, tuturuan ka muna. Sabi pa ni Aling Mina na wala naman akong nagawa kundi sumunod na lang sa kanya. Makalipas na kausapin ni Aling Mina ang may-ari ng club, ay iniwanan na ako nito. Samantalang ako, ay sumunod lang naman sa mga sinasabi ng supervisor doon para walang maging problema. Madali naman akong natuto. Sa katunayan, ay habang tumatagal ay nagugustuhan ko na rin ang trabaho ko. Lalo pa't malaki ang mga tip na natatanggap ko sa mga customer ko. At dahil sa perang natatanggap ko, ay naging pursigito pa akong makaipon. Hanggang sa pinatulan ko na nga rin ang mga customer ko na gustong i-take home ako. Simula noon ay pumayag na rin akong gawin ang bagay na kinakatakot ko noon. Kung baga ba nakipagsabayan na rin ako sa mga kasama ko doon. Sa katunayan, naging star of the night pa nga ako ng club. At talaga namang todo ang request nila sa akin noon. Kaya naman aaminin ko na marami rin akong lalaki na natikman bago matagpuan ang aking asawa na si Carlo. Siya lang kasi ang bukod-tanging nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Kaya nang magtapat ito sa akin ng tunay niyang nararamdaman, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na sumama sa kanya para lang makaalis na rin sa kalagayan ko. Hindi ko nga nun inaasahan na sa tulad kong ito ay may lalaki pa palang magseseryoso sa akin. Bukod doon ay gusto pa niyang pakasalan. Kaya naman pagkatapos na magtapat ni Carlo, ay pinagpaalam na niya ako sa may-ari ng club
at maluwag naman niya kaming pinayagan. Hindi ko pa man lubos na kilala si Carlo, ay kusang loob na akong sumama sa kanya. At masasabi kong mabait at responsable siya, kahit na wala itong maraming pera. Hindi rin ito tulad ng ibang lalaki, na ang gusto ay katawan ko lang. Dahil sa totoo lang ay tumatanggi pa ito sa akin, sa tuwing inaaya ko siyang mag-loving-loving. Gusto daw kasi niya ay pakasalan muna ako. Nang sa ganon ay may basbas daw ang pagsasama namin. Hindi naman ako tumutol sa plano niyang yon. Kaya kahit sa huwes lang ang kasal namin ay sumang-ayon na ako dito. Pagkatapos naman noon ay naging maayos ang pagsasama namin ni Carlo. At agad rin kaming binayayaan ng isang anak na lalaki. Naging mabuting asawa at ama naman sa amin si Carlo. Sa katunayan ay nangako nga sa amin ito na gagawin niya ang lahat para magkaroon kami ng magandang buhay. Subalit habang tumatagal ay nakikita kong walang pagbabago pa rin ang buhay namin. At kahit anong kayod ni Carlo ay patuloy pa rin kami sa pagtitiis sa hirap ng buhay. Mas lalo pa nga kaming nahirapan nang masundan ang aming anak. At sunod-sunod na dumating ang aming problema. Lalo pa't sumabay pa na nagkasakit nun si Carlo. Kung kaya't hindi ito nakapagtrabaho. Hindi ko tuloy alam nun kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa naisip ko na lang na bumalik sa dati kong trabaho. Sa totoo lang ay walang kaalam-alam nun si Carlo sa mga pinaggagagawa ko. Nasa tuwing umaalis siya ay rumarakit ako sa iba. Iniiwanan ko na lang ang mga anak namin sa aming kapitbahay. Nang sa ganon ay may magtitingin sa kanila. Bago naman umuwi si Carlo galing trabaho, ay pinipilit kong nasa bahay na rin ako. Nang sa ganon ay hindi ako nito mabisto. Subalit sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Sapagkat hindi ko nga inaasahan na mahuhuli rin niya pala ako. Sobra ko noon nasaktan si Carlo nang mahuli niya akong may kasamang ibang lalaki. Pero imbes na magalit ito ay hindi lang siya kumibo. Alam kong masama ang loob niya sa akin. Ngunit sa sitwasyon namin ay wala akong nagawa kundi tulungan ito. Kahit na sa hindi mabuting paraan. Pilit naman niya akong pinatitigil sa aking trabaho. Pero mas pinili kong hindi siya sundin dahil ayoko na muling maghirap pa. Ayoko na muling maranasan pa ang magutom at makitang nahihirapan ang aming anak dahil hindi niya maibigay ang ipinangako niyang magandang buhay sa amin. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na sumama sa matandang mayaman, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na iwanan si Carlo. Sapagkat alam kong iyon ang makapagpapabago ng buhay ko. Alam kong mali ang ginawa kong yon. Pero masisisi niyo ba ako kung mangarap ako ng magandang buhay para sa mga anak ko? Na alam kong kahit kailan ay hindi maibibigay yon ng ama nila. Aanin ko ang pagmamahal at respeto ni Carlo kung hindi naman ito makabubuhay sa amin, di ba? Kaya nga naging practical na lang din ako. Kahit pa alam kong nasaktan ko talaga ang asawa ko. Kaya Carlo, patawad. Patawad kung nagawa kitang ipagpalit sa matandang may pera. Para naman ito sa mga anak natin. Para hindi sila matulad sa atin. Hanggang dito na lang ang aking kwento.
ang inyong tagapagbahagi, Alicia.